So ang ating gawa ngayon mga kaibigan ay Toyota Hilux D4D. So ating gagawin dito ay magpapalit tayo ng automatic transmission fluid. So ang tinatakbo na neto ay 79,000 2022 mga kaibigan, yung kanyang model. So check muna natin yung langis mga kaibigan. Kung maitim na o hindi. So dito mga kaibigan, bago namin gawin ay chine-check muna namin yung langis para kapag nagka problema ay alam natin ang kanyang langis. For checking lang. So ayan mga kaibigan, check na natin yung kanyang langis ay okay naman. So, kaya umpisa na natin. Una natin gagawin mga kaibigan ay drain natin. Ayan. Yan yung langis ng ating transmission. So habang nagdi-drain, pwede na natin tanggalin yung mga tornilyo dito. Itong mga 10mm. Para mapalitan din natin yung kanyang filter. Papalitan din natin yung kanyang filter. Ito yung mga tornilyo niya. Ang dumi oh. Pumunta saan eh. Desierta. Tanggalin ko kaya muna yan. Dumi nga na yan. Saan na yung pangkaskos? Saan kasi pumupunta to eh? Meron pa. Lang i-kang ko lang ito. Tapang ko lang. Meron muna dito ha? So na lang. So ayan, natanggal na natin yung kanyang oil fan. So isusunod naman natin itong kanyang filter. Itong kanyang oil filter. So ito mga kaibigan ay 2022 model Toyota Hilux. Yung kanyang makina ay TOGD. TOGD engine. Lala. Tapos ko lang ito. Baba ko konti para makita niyo. Ano ko tanggalin ito? So kapag natanggal na yung tatlong tornilyo, pwede nang ibaba dahan-dahan. Wow! Nabigla! So ito mga kaibigan, yung kanyang o-ring. So lagi nyong i-check ito. Mga kaibigan, kung may biyak o napilipit. So dapat ito mga kaibigan ay hindi mapipilipit.
para maganda yung shift ng ating cambio. So kapag napilipit to o may singaw, dimbawa ito, may cut konti, may singaw, yung ating transmission ay magde-delay ng shift. Yung parang magba-wild siya, mga kaibigan. So pag napansin nyo na may problema na to, may tama itong o-ring, ay dapat ito ay palitan na. Okay? So ito ay okay pa naman, so hindi ko pa ito papalitan. So ito, mga kaibigan, yung transmission ng ating D4D Toyota Hilux. Ito yung kanyang ilalim. Okay? Ito naman yung kanyang oil fan. So ito. Okay? So lilinisan to at saka ilalagay. So itong mga magnet, mga kaibigan, kung makapansin nyo, so makikita nyo itong mga magnet, mga kaibigan, ay yan, marami na nga dumi. Ulinisan natin. Okay, tandaan natin ito, kanyang gasket. So ito yung kanyang bagong filter. So ikakabit na natin. Focus ko lang muna dito sa ating transmission. Ayan. Tapos talpak natin itong o-ring dito. Siguraduhin nyo, mga kaibigan, na huwag mapilipit ito. So pag nagsalpak tayo nito, ay dahan-dahan lang natin para hindi siya mapilipit. So kapag napilipit kasi yan, mga kaibigan, ay may tendency nga mag-delay yung ating transmission. Ano lang. So alug-alugin natin para suwabe yung pagpasok. So kapag hindi suwabe yung pagpasok niyan at napilipit, todas baba tayo ulit pag ganon. Magde-delay yan. So yung higpit nito ay tantsahan lang para hindi siya ma-lost thread. Huwag naman yung masyadong maigpit na maigpit. So ayan, tapos na tayo dito, mga kaibigan, sa kanyang filter. So punasan natin itong mga gilid-gilid. Saka natin ilagay yung kanyang oil fan. So ang linalaman nito, mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, ay 4 na litro. Pero ang ilalagay namin dito, mga kaibigan, lalagyan namin ng 5 litro para yung pag-check natin ng kanyang oil ay may tumulod sa kanyang oil level proof. Papatuloyin kasi natin, mga kaibigan, para ma-check natin ng maayos yung langis. So kapag wala kasing tumulo ay hindi natin malalaman yung kanyang saktong sukat. So kaya dapat pasobrahan nyo yung ilalagay nyo. Kahit 6 na litro pwede. Ilagay nyo. Ah,
alinisan lang natin, mga kaibigan, para maganda yung kapit. May damage na yan, no? Oil pan niya. Madadali yan. Hindi, meron ito eh. Oo nga eh. Pinatalon? Oo. Wala naman yung mga yan. Ay, sa sadya to. Wala yung sadya eh. Sino mo? Sadya to nadali. Okay, oil pan na tayo. Yan. Saan yung fucking... Naka-record. Hello? Naka-record? Ayan, lalagyan na natin ng tornilyo. So, huwag nyo muna ihigpitan. Ilagay muna lahat ng tornilyo bago tayo maghigpit. Yan, so kapag matapos ng may lagay lahat, salinan ko na. Sige. So ayan mga kaibigan, sasalin na natin itong WS natin dito sa ating pump. So, dito naman tayo magsasalin ng langis. Dito sa gilid, mga kaibigan, ng kanyang transmission. So, ito ay WS, yung recommended. Hanapan na lang. Baka nandyan lang nalaglag. So, dito yan. Iubos natin. So ayan mga kaibigan, tapos na natin malagyan ng langis. So ibabalik na lang itong kanyang fill plug. Sabi chocolate. Huh? Sabi chocolate sana sabi show pa damagas. Mapikala siya nga din. Ayun, chocolate miya miya. So, ayan mga kaibigan, tapos na natin malagyan ng langis. So, ilabalik na natin yung kanyang fill plug. Ah, tornilyo. Ayan. Okay na. So, sa last proseso naman tayo mga kaibigan. No? So, kung paano malaman kung tama ba yung sukat ng ating transmission. So, ang gagawin natin mga kaibigan ay paandarin muna natin itong sasakyan
painitin natin at dito tayo mag-check mamaya. Okay? Sa kanyang oil level flow. Ito. So, ayan mga kaibigan, paandarin muna natin itong sasakyan. So, paandarin muna natin mga kaibigan, painitin natin bago natin i-check yung kanyang langis, okay? Right. So ang kanyang tinakbo mga kaibigan ay 79,630. So talagang palitin na rin yung kanyang oil. So 80,000 mga kaibigan bago tayo magpalit. Pero ito ay bagong-bago pa. 2022 model. Mag-rib tayo ng 2,000, ganun. Bago tayo mag-shift. So, painitin ko lang mga kaibigan. Papakita ko na lang mamaya kapag mag-check na tayo, okay? So, pag uminit na, pwede na kayo mag-shift. So, huwag muna kayo mag-shift ng cambio kapag hindi pa umiinit, okay? So, kapag uminit, saka kayo mag-shift nito ng reverse at saka drive. Kaya, papakita ko na lang mamaya kapag uminit na yung pag-check doon sa ilalim, okay? So ayan mga kaibigan, mainit na itong sasakyan. So mag-check na tayo ng kanyang oil. So ang pag-check na ito mga kaibigan ay dapat naka-under itong makina ng sasakyan. Ayan. Ayan, tignan natin. So, kapag walang tumulo dito, ibig sabihin kulang. So, kapag may tumulo, good. Hintayin lang natin na mawala yung hangin at pumila yung kanyang hangin. Ayan. At pumila ito. So, ayan, ibig sabihin, good. Hintayin lang natin na humina yung tutulo bago natin takpan. Okay? Para hindi eh. So, lagay ko dito. So ayan, kapag ganyan na mga kaibigan, ay pwede niyang takpan. Yan na yung kanyang tamang sukat. So dapat mga kaibigan, i-drain nyo para hindi mag-delay yung ating kambyo. So kapag sobra kasi rin ng fluid mga kaibigan, ay ito rin yung cause ng vibration. Kapag sobra yung ating automatic transmission oil. So, ayun lang mga kaibigan, ganun lang kung paano magpalit ng ating automatic transmission fluid ng ating sasakyan. Ito ay Toyota Hilux D4D 2GD engine. Okay? Masan lang natin. So, paalala ulit mga kaibigan, kapag nag-check kayo, ay dapat naka-andar itong sasakyan. Kapag kayong mag-check na, naka-turn off yung engine, dapat naka-andar, okay? So, ayun lang mga kaibigan. Tapos na naman tayo sa isa nating gawa. So, kapag nagustuhan mo itong aking video ay please paki-like and subscribe na lang, okay? Thank you mga kaibigan. So, ibababa na itong sasakyan para ma-road test. Okay.